mga kasuki. So, video natin ito bago natin simulan, no? Flex ko muna sa inyo yung ating natanggap na padala galing kay Ma'am Joyce Almalaga. Ayan. So, umuwi siya ng probinsya at pagbalik niya po dito ay naalala niya tayo ng padalahan, no? Galing po sa kanilang probinsya. So, ayan. Thank you po kay Ma'am Joyce Almalaga. Lalagay ko na lang po sa screen, again, yung kanya pong Facebook page. Ayan, meron po siyang page. Follow niyo po siya. Ayan, so, marami po kayong makikita sa kanyang page. Meron pong mga bags from Marikina. Ayan. So, nagtitinda rin po siya ng mga kabango. At kung ano-ano pa po, no? So, flash ko na lang po sa screen yung kanyang Facebook page. At simulan na natin i-unbox yung kanyang padala. So, thank you po again kay Ma'am Joyce Almalaga. Ang courier natin ay si JRS Express. Ako nagkakamali, parang sa Bacolod po ata siya galing. Nanguwi po siya ng Bacolod. Check po natin ang laman na kanyang padala. Ay, wow! Wow, ito po ang padala ni Ma'am Joycel. Ayan. Meron pong biskotso. Ayan, may biskotso po. Tapos, meron ding piyaya. So, ayan, meron din pong piyaya. Tapos, meron din pong pinasugbo, ayan. So, ayan, para siyang banana dry, yun, parang ganun. O, tama, from Bacolod nga po yung mga item na ito, ayan. So, para siyang dried banana, ayan, yung pinatamis, ayan. So, binili niya ito kay Bombongs. Ayan. So, thank you po kay Ma'am Joyce Almalaga sa kanya pong pasalubong. Ayan, pinasugbo, jumbo. Tapos, meron din pong piyaya, ayan. Tapos, meron din pong biskotso. Ayan. So, Ma'am Joycel, natanggap ko na po. Ayan. So, thank you so much po sa inyong pasalubong. Sa uulitin po. thank you so much po, Ma'am Joycel. Ayan. So, meron na tayong kakainin. Tapos, meron pa pala akong isang i-share sa inyo. Ayan, mga kasuki. Familiar ba kayo sa Big Boy Crackers? Ayan. So, familiar ba kayo dito sa Big Boy Crackers? Ayan. So, kung hindi pa po kayo familiar, ayan, hanapin niyo po ito sa inyong tindahan. Ayan. So, kung hindi po ako nagkakamali, eh, parang siguro kung sa mga Pure Gold or sa mga grocery niyo po, no, ito makikita, siguro mga 5 pesos isa, ganun. So, sa isang bundle, nasa 50 pesos yata. At kung available na ito sa tindahan, mabibili niyo siya ng mga 6 pesos, mga ganun. Kasi ang nakalagay po dito ay big na big, ayan. So, big na big, pang ulam, pang picnic, ayan. So, swak na swak po ito. So, check niyo lang, guys. So, natikman ko na ito, ayan. So, buksan natin, kainin natin. Parang chicharon. Ayan. So, parang siyang chicharon. Ayan, si Big Boy. Ayan. Nalilin, di ba ang lupa? So, ayan po. Ayan. So, check nyo lang, guys. Kung anong lasa. Tapos, comment down below kung natikman nyo na itong product na ito. So, sure na sure ako, magugustuhan nyo ang product na ito. Ayan, Big Boy. Pagkakaalam ko po, available na siya sa mga SRS, sa mga Pure Gold. Ayan. So, check nyo lang din po kung available na rin siya sa mga palengke. Ayan. Or kung available na siya sa ating daan. Ang sarap nito, guys. Tikman nyo. And comment down below kung natikman nyo na ang Big Boy. Ayan. Dako na tayo. Sa ating topic. Ang topic natin ngayon, meron akong mga, yun, nagbabagsakan. Meron akong mga bagong mga scent, no? Na nabili sa ating perfume seller. So, bago yan, para maitapit na itong nagbabagsakan na ito. Ito yung dati kong label pala, no? Sa aking pabango. So, kung mapapansin nyo, ito ay transparent. So, bakit nga ba ako gumamit ng transparent na sticker? So, transparent na sticker, alam naman natin, no, na hindi siya waterproof. So, makikita nyo yung last video. So, pinakita ko po sa inyo yung mga sticker, no, na transparent, ay, yung sticker na waterproof at hindi waterproof. So, hindi ko na isama dito yung isa, yung semi-transparent. So, gumamit ako nito ng transparent na sticker kasi nga, before, nagkakaproblema ako sa 10ml tsaka sa mga tester, no. No, kasi nagkakaproblema ako dahil katagalan itong si
si Pity Pearl at saka si aluminum, no, aluminum sticker at saka si trans, semi-transparent sticker. Kapag sila ang ginagamit ko sa 10ml, nag-aangatan sila. So kung mapapansin nyo, yung mga gilid, no, siyempre ang sukat natin ng label sa 10ml ay 1/3. So naka 1/3 tayo. So kapag naka 1/3 ang sukat ko sa label ng mga 10ml, katagalan, nakikita ko na umaangat siya. No, umaangat siya. Unless gagamitan mo siya ng heat gun or gagamitan mo ng blower para maging sticky siya, no? So dahil nga noon, wala naman tayong heat gun. So nakikipagsapalaran tayo na idikit siya ng mano-mano lang. Hanggang sa na-discover ko nga itong transparent sticker. Yun lang ang problema sa kanya, hindi siya waterproof. So ngayon, babalik ako ngayon dun sa dati kong gamit na sticker, which is yung waterproof. At ang ginawa ko na lang na remedyo sa kanya, no, ginawa ko na lang siyang overlap, naka-overlap siya. So ayan ang nangyari. So ayan, kung mapapansin nyo, ayan, inigot-igot natin siya. So ang ginawa ko, naka-overlap na lang siya. So yan na lang yung ginawa kong remedyo para wala nang magiging problema na may aangat na sticker sa kanya. So naka-overlap na siya, kahit ikot-ikotin natin siyang gano'n, no? Naka-overlap na, so magkadikit na siya from side to side, ayan. Plus, dito rin sa ating 2-billar bottle, itong ating PET 2-billar bottle. So, isa rin to sa nagiging problema ko, no? Dahil nga masyado siyang round, gaya nitong 10ml bottle, kalaunan o katagalan, umaangat din yung sticker sa kanya. So, hindi ka naman siya pwedeng gamitan ng heat gun or pwedeng gamitan ng blower kasi dahil nga PET siya, so plastic siya, malulusaw siya. So, ang naging remedyo ko sa kanya dati ay gamitan ko ng transparent sticker na katagalan ang nagiging problema nga rin ay na-transfer yung kanyang print, no? Dahil nga hindi siya waterproof. So, ngayon, ang ginawa ko sa kanya ay in-overlap ko na rin siya. Ayan. So, yan na lang ang naging sagot. Overlap na siya. So, mula ngayon, no, ang ating magiging label sa ating 10ml at saka sa 40ml ay naka-overlap na siya. So, just to make sure na talagang ano, no, wala na siyang, wala nang mag-smudge na ink sa kanya, no? So, waterproof na siya kahit nabasa-basain niya siya, no? Ay, hindi nakakalat yung ink. Ayan. So, walang problema sa mga 85ml, no, ng mga bote. Kasi dahil nga mataba siya, so parang medyo flat ng konti, no, mas okay yung kapit ng mga sticker sa kanya. Kasi nagkakaproblema lang naman kapag masyadong round yung sticker, yung bottle, no. So medyo nahihirapan kumapit ng todo yung mga sticker natin. So ayun lang, no. So yan lang yung tip ko sa inyo, no, kung gagamit kayo ng mga Pahingi. Joy Sir, simulan na namin kainin ang inyo pong pasalubong. Ayan. Ay, alam ba? Ay, ito, biskotso. Pahingi na po ng biskotso. So, ayan. So, mamaya, kainin natin, no, yung mga padala ni Ma'am Joy Sir. So, ayan na po, no. So, tip ko lang po sa lahat ng mga gumagamit ng mga waterproof na sticker. So, dahil nga waterproof siya, ibig sabihin makapal, no, yung kanyang layer. So kapag makapal ang layer, meaning, no, matigas, no, matigas yung ating sticker. So kapag matigas siya, ang tendency, no, kapag ididikit mo na siya sa mga rounded na surface, no, gumulutong siya or umaangat siya katagalan. Kaya pala napapansin ko, no, sa mga alam niyo, sa mga lip gloss or yung sa mga uso ngayon na mga lips, ano ba yun? Yung mga lipstick na ano, na mga ibang tawag doon. Basta yung mga lipstick na maliliit, yung mga 10ml. Kaya pala napapansin ko, yung mga label nila is naka-overlap. No, naka-overlap yung mga ano nila, yung mga label nila. So, yun pala yun. Yun pala yung reason, no. Iniisip ko dati, sabi ko, bakit kaya naka-overlap yung mga sticker ng mga 10ml, no? So, yun pala ang reason, no. From end to end, ang ginagawa nila, naka-overlap na ganun yung sticker. So, kasi nga, mas ma-curve ang surface, mas nahihirapan kumapit ang mga waterproof sticker kasi nga malulutong, parang gamitin natin yung term na malutong, no, kalaunan ay lumulutong sila dahil nga matigas sila. So hindi katulad nitong transparent sticker, no. Itong transparent sticker, napakaganda ng kapit nito. So kung mapapansin nyo naman, no, kahit na naka 1/3 yung ating sukat, never siyang umangat, no. Maganda yung kanyang kapit kasi nga napakalambot niya. Dahil nga transparent na transparent siya, sobrang lambot ng sticker na ito. At sa sobrang lambot niya, no, karaniwan nga kapag nagpiprint ako ng ganitong mga sticker, no, sa mga kliyente ko po sa sticker, ang dami ko pong nare-reject. Marami po akong nare-reject ng mga sticker, no. So, naiipon sa aking mga cabinet, no. Dahil nga, kinakain siya ng printer sa sobrang nipis, no. Sa sobrang nipis niya. Kaya parang, unti-unti, no, mag-iiwas muna akong gumamit ng transparent sticker, no. So, ang brand na gamit ko po, no, kung inyong itatanong ay Quaff.
So, kuha yung brand ng sticker na transparent na ginagamit ko na napatunayan natin hindi siya waterproof. At sa kanyang label, hindi naman siya nagsasabi na waterproof. Wala naman siyang sinasabing ganun. So, wala lang. Naisip ko lang naman no, na itesting no, yung bawat sticker na gamit ko. Kasi karanamunihan, kapag may mga nagpapagawa sa akin ng sticker, so, lagi nilang tinatanong, waterproof po ba? No, or laminated po ba yung inyong sticker? So, wala akong ibang sinasagot, kundi waterproof yung aking sticker. Hindi siya laminated, no? Kasi may mga napapanood akong video na sticker siya, plus ilalaminate mo pa siya, no? Meron kasing sticker or merong film na ilalagay mo doon sa iyong pagka-print, no? Pagka-print mo, eh parang iaano mo pa siya, ilalaminate mo pa siya, no? Merong certain na sticker or film sa kanya para pang laminate doon sa iyong pinrint, no? Na sticker. So, wala akong ganong mga process. So, ang process ko lang, gagamit ako ng waterproof na sticker, na which is yun nga yung PP Pearl aluminum sticker at saka yung semi-transparent sticker. So, kaya gumawa ako ng video ng waterproof ito. No? And pwera lang itong kuwak na transparent. So, kaya siguro siya hindi waterproof kasi nga sobrang nitis nito. So, wala siyang masyadong coating. Kaya, siguro hindi siya transparent. Hindi katulad ng semi-transparent, manipis siya, pero mas manipis pa rin itong transparent. So, ayun lang guys, sana na sagot ko yung mga tanong no, ng ibang mga nag-inquire sa akin. At dako na tayo dun sa ating topic na mga bagong scent, no? Ito yung in-order ko matagal na at hindi ko lang siya nagawa ng separate na video, no? Dahil nga masyado tayong nagiging busy sa pag-accept, no, ng ating mga kliyente sa paggawa ng sticker, ayan. So, yung iba dito, kung mapapansin nyo, ayan. So, medyo gamit na siya, ayan. So, ayan, gamit na siya. At, ano pa, 1, 2. May natira pa akong iba na hindi ko pa naisasalin. Hindi ko pa siya naisasalin. So, bigyan natin to ng short review, no? Kung ano-anong mga scent ito at kung ano-ano ang mga inspired scent na mga ito. Ayan. So, simulan natin dito sa Lacoste Black. So, again, sa mga nagtatanong po, no? Kung ano yung mga binibili kong mga perfume, no? Yung mga inspired scents. So, bumibili po ako ng refill, no? Ng refill na perfume. Ayan. So, again, PM nyo na lang po ako or mag-message na lang po kayo no, sa baba, comment down below. Kung gusto niyo pong malaman kung sino po yung aking seller sa perfume at sa mga yung mga dati ko pong video no, na nag-start na po ako na mag-premix no, ng aking babaho. At dun ko rin po ito binibili. Yan, yung mga aromat. So, simulan natin sa Lacoste Black. Ayan, so, malapit na siyang maubos. Ayan, meron tayo ditong Suki. Shoutout kay Aldrin Balyais. So, shoutout kay Aldrin Balyais. Yan. Siya ang Suki ko dito sa Lacoste Black. Ayan. So, si Lacoste Black, maiko-compare ko siya kay Hugo Boss. So, si Lacoste Black, kung gano'ng kalakas si Hugo Boss, ganun din kalakas ang amoy no, ni Lacoste Black. So, naninipa ito. So, alam mo yun, parang yung top note niya is talagang, alam mo yun, maingay yung amoy niya. Kumbaga parang, malayo ka pa lang, no? Eh parang, maamoy mo na yung lakas nung, yung amoy ng scent nitong Lacoste Black na ito. Ayan. So, kung mahilig ka sa mga malalakas na top note, no? So, ito ang isa sa mga i-recommend ko sa'yo, si Lacoste Black. Next naman natin ay si Invictus Paco Rabanne for men. Ayan. Ito ang si Invictus naman. Ayan. So, pansin ko kapag mga for men, malalakas talaga, no? Ayan. So, mabango rin itong si Invictus Paco Rabanne. Ayan. So, hindi pa ako nakakaamoy nun talagang mga authentic or mga original na mga pabango, no? So, pero feeling ko naman, no, dahil nga isa to sa mga bestseller dun sa aking seller, no? At kung di ako nagkakamali, parang 18 years na, no, na gumagana or nagmamanufacture ng mga ganitong scent, no, na ganitong mga inspired scent, no, yung aking seller. So, feeling ko naman, ay nakukuha nila yung talagang scent ng original, no. So, kaya nga sila tinawag na inspired scent. So, ibig sabihin yung mga amoy nito is parang copycat dun sa mga original, no. So, mabango rin itong si Invictus Paco Rabanne. So, kung tatanungin nyo ako kung ano yung mas okay na amoy sa akin, no. So, parang, ano, parang isa rin sa magugustuhan ko itong si Invictus Paco Rabanne. So, kasi parang ano, alam mo yung parang may sweet side na amoy itong si Invictus, pero amoy lalaki, no? Amoy lalaki ka pa rin, pero parang nasa sweet side yung amoy itong si Invictus Paco Rabanne. So, next natin, itong si Acqua di Gio. Yan, for men din ito. Itong si Acqua di Gio, so amoyin ulit natin siya. Yan. So, si Acqua di Gio, parang ano, parang hawig siya sa mga cool water, parang gano'n, parang mga nasa fresh note lang siya, ayan. So, kaya siguro Acqua di Gio, ayan. So, mga fresh, parang mga fresh note lang siya, yung top note niya. Medyo hawig siya sa cool water, pero parang mas matapang siya ng konti sa cool water, ayan. So,
So, next natin, I see... Ayan, so, next tayo sa mga pang-babae naman. So, next natin, si Selena Gomez. So, lahat po ng mga ito ay mga bago. Ayan. So, bago po ito sa aking listahan. So, bakit ako umorder ng mga ganitong scent kung bago lang naman? Kasi, nagtataka ako, no? Marami na akong naging customer sa sticker at paulit-ulit sila at sila ang mga nakikita ko, no, sa listahan ng mga nagpapagawa sa akin ng sticker. Kaya, so, why not? Try natin. No, subukan natin kung ano ba ang amoy ng mga ginagawa kong sticker. Ayan. So, hindi naman ako nabigo, no? Mababango naman talaga sila. Ayan. So, next natin itong si Selena Gomez. So, familiar ba kayo? Ayan, sa pabangong Selena Gomez. So, ayan, medyo nasa sweet side din itong si Selena Gomez. Ayan. So, familiar nga ito sa... Medyo may naamoy akong ganito, no? Itong Selena Gomez. So, hindi ako sure kung anong pabango niya, pero feeling ko ito yung naamoy ko sa kanya, Selena Gomez. Ayan. So, nasa floral note siya, plus nasa sweet side. So, yan yung amoy, no, ni Selena Gomez. Kung mahilig ka sa floral note, kung mahilig ka sa sweet note, ayan, pinagsama sila sa Selena Gomez. So, next naman natin itong si Guess. Meron tayong Guess. So, first time ko rin ito, no, na maaamoy. Itong si Guess, no, medyo light lang yung kanyang top note, no. So, ang una kong naaamoy sa kanya ay parang aqua note, no. Parang nasa fresh lang yung kanyang nasa fresh side lang yung kanyang amoy. Ayan. So, feeling fresh ka, no? Pag gumamit ka nitong Guess. Ayan. So, madalas ko rin itong nakikita sa mga sticker na ginagawa ko, no? Yung mga nagpapagawa sa akin ng sticker. Guess for women. Ayan. So, mabango nga siya. So, parang feeling ko kahilera siya ni Cool Water. Parang nasa aqua side din yung amoy niya. So, next naman natin itong si Bright Crystal Versace for women. Ayan. So, guys, kung may mga correction kayo sa aking mga pagbigkas, so, comment down below. Ayan. So, i-correct nyo kung paano ko ba dapat bigkasin, no, yung mga sinasabi kong scent. So, next naman natin si Bright Crystal Versace for women. Ayan. Ang bango din yan. Mas malakas yung amoy niya kaysa kay Guess. So, ayan. So, dito naman kay Versace. Pinagsamang aqua note plus sweet note naman yung aking pang-amoy dito kay Versace Bright Crystal. Ayan. So, kung gusto mong ma-refresh na may kasamang nasa sweet note, so, Bright Crystal ka na, Versace. Ayan. So, next naman natin, itong si Envy. Envy Me Gucci. Ayan, Gucci, Envy Me. So, ito naman. Ito. Itong si Envy Me Gucci. Parang ang naaalala ko naman sa kanya ay si Polo Sport. Ayan. So, medyo hawig-hawig sila ng konti ng Polo Sport. So, ayan, parang feeling fresh lang, no? Parang nasa... So, ayan. So, mas malakas siya ng konti kay Cool Water, pero medyo matapang naman siya, no? Kay Polo Sport. Ayan. So, kung mahilig ka sa mga ganong scent, no? Pinagsamang Cool Water at Polo Sport. Ayan. So, sa mga babae dyan, try nyo yung Gucci and Vimy. So, yun lang naman yung parang naaamoy ko sa kanya. So, yun yung mga naaalala kong scent, no, dito. Next natin, yung panghuli natin ay si Calvin Klein CK2. Ayan. Ito, nagamit ko na to before, no, at yun. So, ngayon ko na lang siya ulit maaamoy. Pero ito, nagamit ko na to nung 20, kung di ako nakakamali, parang 2018. Kasama siya sa mga in-order ko dun sa seller ko nung, meron akong battle na heart, eh, no, kasama siya dun sa series na yun, no. Yung parang pang Valentine series ng seller ko. At kasama to doon sa in-order ko sa CK2. Ito yung tipong pabango ng babae, pero parang, di ko alam kung pang babae siya or pang lalaka, pero ang tapang kasi ng amoy nito. Ayan. Compared din sa CK1. Ayan. So, eto, sobrang tapang ng amoy nito. Ito yung tipo na, di ba yung sabi sa inyo, yung parang mahihilo kayo. Ayan. Eto, kapag nasobrahan ka ng spray sa kanya, yung tipong parang mahihilo ka sa amoy, no? Then nga parang ang tapang niya. So, kaya dati parang hindi na ako ulit-umulit nitong CK2. Pero kasi may mga babae, no, na gusto nila ng mga ganong scent, yung mga matatapang sa ilong, no. Yung mga matatapang, yung tipong malayo ka pa lang, parang amin-amoy mo na yung scent na ganon, no. So, parang nasa sweet side siya, pero parang sobrang taas kasi ng top note niya, no. Parang ang tapang ng pagka-sweet niya, no. Di ba yung sa mga Victoria's Secret? Parang matatamis sila, oo, pero parang may aqua note na kasama, plus floral. So, dito, parang pinagsama yung floral plus yung sweet note plus may kakaiba pa siyang amoy na nagpapatapang sa kanya. So, ayan. So, hindi naman siya mabaho. Ang bango-bango nga niya. Kaya lang sa sobrang bango niya, parang kung hindi ka sanay, no, kung siguro kung medyo bata-bata ka pa, no,
So feeling ko magugustuhan mo itong si CK2 dahil nga ang tapang ng amoy niya, no? Pero kung mahilig ka sa mga light na babango lang, so feeling ko hindi ito magugustuhan. So, ayan. So siguro sa mga nasa 30 pataas, feeling ko lang baka hindi mo ito magustuhan, no? Pero feeling ko sa mga kabataan diyan, no? Sa mga dragging, no? So feeling ko magugustuhan nito yung mga mahihilig sa Victoria's Secret, ayan, yung mga mahihilig sa matatamis, no? So feeling ko magugustuhan niya itong si CK2. So hindi ako sure kung pang babae or pang lalaki to. So walang nakalagay, no? So napapansin ko kasi kapag si Calvin Klein, no? Si CK1 siya, no? Parang ano kasi sila eh, parang ang tawag doon, no? Parang yung amoy nila pwedeng pang lalaki, pwedeng pang babae, parang neutral ganun. Ayan. So ayan lang guys, no? So sana po ay nagustuhan nyo yung video natin ngayon. So edit na lang tayo, medyo matagal na naman. So again, thank you po sa lahat ng sumusuporta sa akin channel dahil yung video na po natin about sa pabango, no? So flash ko ulit sa screen, flex ko ulit sa inyo guys, no? Naka 11,600 views na po siya. Again, thank you po at thank you din po dun sa mga walang sawang nagtatanong po sa akin, no? About po dun sa video, no? Kung paano mag-start ng paggawa ng pabango sa bahay, no? Kung sino yung aking supplier, sino yung supplier ng aking mga bote, no? So guys, no? Huwag niyo po kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Kung gusto mo na masubaybayan yung mga topic natin about sa pabango dahil sa mga susunod na video, no? So gagawa po ako ng video na kung saan sasabihin ko po sa inyo kung sino po at kung ano-ano ang mabibili nyo sa aking supplier, no? Kung kanino po ako bumibili ng mga perfume, ng mga aromat ng pabango, no? At kung sino-sino po ang mga supplier ko ng mga bote. Ayan. So kung interesado kang malaman yung mga ganong topic, so huwag mo kalimutang mag-subscribe, no? At i-hit ang ating notification bell para lagi ng updated sa ating mga video. And again, thank you mga kasiki. Bye!